Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video is meron nga tayong ginawang DIY na dishwashing liquid soap and kung gusto nyong malaman yung step-by-step procedure, please keep on watching. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel ko is mag-subscribe ka na and please hit the like button and ring the notification bell for more updates. So without further ado, let's jump into the video. Before anything else, gusto ko munang mag-thank you sa Wise Cleaner for sending me their product, which is a DIY kit ng dishwashing liquid soap. And nandito sa video na to, yung step-by-step muna procedure nga and yung mga ingredients. Kasi ako, hindi rin ako familiar sa mga ingredients na yun. So, iisa-isahin natin kung para saan nga ba yung ingredient na yun. So, yung kit na pinadala nila is meron siyang DIY kit guide, which is andito nakalagay yung raw materials and yung mga uses. Dito din yung Facebook page and Shopee account ng Wise Cleaner and yung contact number nila. So, pag open mo nung kanilang leaflet is makikita mo na talaga yung process, which is andito yung para sa dishwashing liquid and yung sa liquid hand soap na meron tayong separate video para doon. So, yung raw materials naman ng dishwashing liquid is less gel. Ang less gel is siya yung thickener. Siya yung main component ng dishwashing liquid and ng liquid hand soap and car shampoo and marami pang iba. Yun yung pinaka raw material. And syempre meron nga siyang antibac, which is, alam nga natin na antibac, which means antibacterial. Meron din siyang salt, which is also pampalapot, or yung siya yung nagiging binder para sa ating mixture. Itong dishwashing liquid soap na to is may preservative siya, which is para nga humaba yung lifespan niya. And meron siyang scent, which is halos lahat naman ng dishwashing liquid or dishwashing products is meron namang scent. Yung iba nga, calamansi, yung iba, orange, basta sobrang dami. Meron ding lemon. And meron din siyang glycerin, which is, sabi nila, is a form of moisturizer. Yung CDEA and AOS, sila yung foam booster o siya yung pampabula ng ating dishwashing liquid. And yung EDTA, siya yung neutralizer or yung water softener. And syempre, sa dishwashing liquid is hindi pwedeng mawala yung raw material na degreaser, which is siya yung pampatanggal ng mga sebo. Lastly, meron din tayong colorant. Kaya merong color green, color yellow, basta mga kung ano-anong color pa. And ngayon, dahil nga nasabi ko na kung ano yung uses ng raw materials na yun, is ipapakita ko na sa inyo kung paano yung process na ginawa ko. Medyo makalat yung background natin ngayon kasi sa labas ko to ginawa and dilagyan ko ng 12 liters yung planggan ang gagamitin natin. Kaya halo na natin ang sless gel. Haluin natin ng mabuti hanggang matunaw and medyo matagal talaga matunaw yung sless gel. So magtsatsaga tayong haluin talaga siya ng bonggang bongga. Ito yung itsura niya pag nasa tubig na yung sless gel. And magsisimula na tayong haluin siya ng isang direction lang para matunaw yung gel. Nakikita nyo naman na nag-create siya ng bubbles. Ganito kadami yung bubbles niya pag medyo natunaw na yung sless gel na nilagay natin. Nakakapagod nga yung paghalo kasi medyo, yun nga, matagal matunaw yung gel. So, kailangan talaga ng constant na paghalo. Ito na yung itsura after nating mahalo and matunaw lahat ng sless gel. Ihalo natin ang AOS. Kasabay na din ng CDEA. And haluin ulit natin ng mabuti. Ilalagay ang degreaser 1 and degreaser 2. And syempre, pag haluin din natin ng maayos. So,
Ayun, may mga kamay-kamay pang extra. Nakikita nyo naman sa video. Haluin natin ulit yung mixture. Ang next na ihahalo natin is yung EDTA, antibac, preservative, glycerin, scent, at yung colorant niya. Ito yung akala ko nabuksan ko na hindi pa pala, kaya walang nahuhulog. Ito na, legit na talagang bukas na siya. So, makikita nyo, na color green yung colorant na nilalagay ko. Hahaluin ko lang siya para ma-dissolve yung colorant and yung mga previous ingredients na hinalo natin. So, ngayon, salt na may ilalagay natin, pakonti-konti lang, and dapat isang direction lang natin siyang hahaluin. And dito sa video na to, makikita nyo na pakonti-konti kakapal or lalapot yung mixture. Dito, katulong ko yung mga kapatid ko sa paghalo kasi hindi ko siya kaya na mag-isa habang binivideo to. So, siya yung naghahalo ng mixture and ako yung naglalagay ng salt. Which is makikita nyo na dito is medyo malapot na yung itsura. Unlike sa earlier clip, kita nyo naman na malapot na talaga siya. And kukonti na lang yung natitirang salt. So talagang pakonti-konti para alam natin na wala nang matitirang hindi natunaw sa bottom ng mixture. Dito is sobrang thick na ng consistency ng ating mixture. So, papatuloy lang yung paghalo para sure na wala na talagang salt sa bottom part. After natin, ma-make sure na tunaw na lahat ng salt and malapot na yung mixture, eh, satakpan na natin siya and i-leave natin siya for 24 hours para mawala na yung mga bula. Alamin muna natin kung magkano yung raw materials niya. Yung dishwashing liquid is meron siyang 12 components and 260 pesos siya sa Shopee, which is pwede nyo siyang orderin dito nga kay Wise Cleaner, and ilalagay ko po sa description box yung kanilang Shopee account para kung gusto nyo bumili or kung gusto nyo i-business tong dishwashing liquid soap is pwede kayo makapag-order sa kanila ng raw materials, and talagang super secured ng kanilang packaging, and doon dumating sa akin yung product is walang tapon and super ayos ng packaging nila. And kung i-compute yung cost per liter niya, 17.30 siya. And syempre, mag-vary na lang yung shipping fee kung nasa Luzon, Metro Manila, Visayas, or Mindanao. And after resting it for 24 hours para mawala yung mga bubbles, hindi ko na na-video yung before ko siya i-refill kasi nga ayun, na-excite ako na i-try yung liquid dishwashing soap na ginawa ko. And gladly, hindi naman siya nag-fail kasi akala ko nga mag-fail kasi baka mali yung measurement ko or something went wrong. Pero success naman. And eto na nga yung finished product. Ito na yung finished product niya, and meron kasi siyang kasamang pouch. So, kung gusto niyong magbenta, pwede tong mga pouch na to na maging lalagyan ng mismong product niyo or yung mga recyclable na mineral water or sa mga soft drinks kung gusto niyong mas makatipid. And meron din silang freebie na sponge, which is may naka-engrave na Wise Cleaner. And since, ayun nga, naubos na yung ginagamit namin before na dishwashing liquid. Na dishwashing liquid is saktong-sakto talaga na natapos ko nang gawin yung DIY na dishwashing liquid soap. And mapakita ko sa inyo kung gano'n siya kabula. So, babasain ko lang yung sponge and I'll be right back. So, ayun nga, papakita ko na basa talaga yung sponge. Kasi basa yung kamay ko.
Lagay tayo ng dishwashing liquid para makita nyo kung talagang mabula ba siya or kaya lang or carry lang. Ano siya kukunin? Kasi para nakikita nyo kahit nahihirapan ako. Ayan. Sobrang konti lang yun pero eto nakikita nyo naman sobrang raw. Nakikita nyo pa yung mga bula sa kamay ko. Hindi ko siya masyado mapiga kasi nasa kwarto ako nag-video nito. So, yun, makikita nyo talaga. So, yun nga, after na pinakita ko sa inyo na talagang effective naman siya, bumubula naman siya, and nakakalinis naman talaga siya ng mga plates kasi na-try na namin siya kanina. And yung shelf life pala ng dishwashing liquid is 2 years kung ma-store siya ng maayos. Hindi siya naka-store sa may direct sunlight. Since pandemic nga is pwede natin siyang gawing business, which is pwede tayong magbenta ng mga products na ganito. Kasi nga, kailangan talaga siya sa bahay and ginagamit talaga to everyday. And bababa lang yung kailangan na puhunan. Kung gusto muna nating mag-start ng small business is kayang-kaya natin kasi nasa 260 pesos lang yung isang DIY kit ng dishwashing liquid soap, which is pwede siya makagawa ng 14 to 15 liters of dishwashing liquid soap. Yung DIY na dishwashing liquid is hindi lang good for business and maganda din siya para sa personal use kasi sobrang dami and makakatipid ka talaga, unlike pag bumibili ka sa supermarket ng ibang product is medyo pricey na din. So dito makakatipid ka na for personal use and pwede mo pa siyang i-business, so double purpose na. And merong gently reminder din ang Wise Cleaner, which is sila po ay nagbebenta lang ng raw materials na ginagamit sa mga DIY kits. And kung plano nyo na magbenta, is your own brand na yung gagamitin nyo para sa branding ng inyong mga dishwashing liquid soap. And kung interested po kayo na mag-try or mag-purchase ng kanilang DIY kit, is ilalagay ko sa description box yung kanilang Facebook page and yung kanilang Shopee account para masubukan nyo kung gusto nyo naman na i-business or for personal use is sobrang sulit and I highly recommend using this product. Sa mga mommies, tita, and even sa mga students na need ng racket or source of income is pwedeng-pwede nyo pong gawin sa bahay to. And you can use recyclable material. Also, we can save the earth by recycling materials like those plastic bottles. And this is the end of the video and hope guys na i-check nyo po yung page and Shopee account ng Wise Cleaner. Hope guys to see you on my next one. Bye!